Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Hora. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa nakalipas na 20 taon, isang sityo sa Bulacan-Bulacan ang unti-unting kinakain ng tubig. Hirap tuloy mamuhay ang mga residente roon, kaya ang iba ay napipilitan ng lumipat ng tirahan. Ang paliwanag ng mga eksperto sa paglubog ng sityo na yan ay tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa sityo Pariahan sa Bulacan-Bulacan, kahit taginip, kahit walang bagyo at makapagulan, mapa high tide man o low tide, hindi nakita ang lupa. 30 minutong biyahe sa Kinabangka bago ito marating. At ito ang makikita, mga bahay na nakatirik sa gitna ng katubigan gamit ang mga kawayan. Ang mga pool sa kapilya, inilikas na. Ang isang nasirang paaralan, hindi na ipapagawa. Hindi naman daw dating ganito ang lugar, pero ang lupa, unti-unting lumubog sa nakalipas na 20 taon. Hindi pa po ganyan. Pag po may kapiyestahan dito, may musiko kami. Dahil nilalakad namin yung mga namin poon. Yung mga bata nakapaglalaro dyan sa kalsada dahil lupa, ngayon hindi na nakapaglalaro. Lagi na lang nasa taas ng bahay. Hindi biro ang hirap ng mamuhay sa sityo Pariahan. Katunayan, marami na naglipatan pero marami pa rin ang pinipiling manatili rito dahil dito sila nabubuhay sa pangingisda. Dito po maano naman po dito kung masipag ka lang po talaga dito. Mabilis po yung pagkakakitaan po dito. Paliwanag ng UP National Institute of Geological Sciences, land subsidence ang tawag sa unti-unting paglubog ng lupa tulad na nangyayari sa sityo Pariahan. Base sa pag-aaral ni Dr. Kelvin Rodolfo para sa National Academy of Science and Technology o NAST nitong 2016, hindi lamang daw ito sa Bulacan nangyayari, kundi maging sa ibang lugar, kabila ang Metro Manila at Southern Luzon, lalo na mga nasa coastal areas. Hindi lamang pare-parehong antas at bilis ang pagbaba ng lupa. Mula kulang-kulang 1 pulgada hanggang 2 pulgada kada taon ang pwedeng nakikita ang pagbaba ng lupa. Isa sa pangunahing dahilan ng subsidence, ang sobra-sobrang paghigop ng tubig mula sa ilalim ng lupa gamit ang mga poso at ang conversion o pagbabago ng gamit sa ating mga kalupaan na isang direktang epekto ng patuloy na paglobo ng populasyon. Ang isang compounding factor ng groundwater extraction ay kung hindi bumabalik yung tubig mula sa ulan. At nangyayari ito kapag napalitan natin yung land use ng area na dati mga palayan o kaya forest cover even, ngayon urbanized. Pagka urbanized ang area, hindi pumapasok ang tubig sa simento. Isa pang nakapagpapabilis sa paglubog ng mga komunidad tulad ng sityo Pariahan, ang global warming na unti-unting nagpapataas ang sea level o taas sa mga karagatan hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Dahil sa pag-init ng mundo, unti-unting natutunaw yung mga polar ice caps, effectively increasing by a few centimeters yung sea level. Sa kasamaang palad, mapapabagal lamang daw ang paglubog pero hindi na tuloy ang may babalik pa ang lupang unti-unti nang nilalamon ng tubig. Kaya ang lokal na pamahalaan, pinaplano na raw ang relokasyon sa mga apektadong residente. Relocation. Talaga nililipat na sila dito sa baryo para huwag na silang kumandag kasi napakadelikado. Pero bumabalik sila kasi ang katwiran nila, yung kinabubuhay nila doon ang gagaling sa lugar na yun. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang drug suspect sa Tondo sa Maynila na anak ng isang barangay captain. Si Cap naman, ikabilang daw sa narco list. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Mag-alas 5 ng madaling araw kanina nang pasukin ng motoridad ang lugar na ito sa barangay 228 Tondo, Maynila. Hindi naging madali ang operasyon dahil madilim ang eskinita. Agad na pinasok ang bahay na ito pero negatibo doon ang target kaya umakyat ang raiding team. Huli ang target na si Benny D. Cortez, drug suspect at anak ng kapitan ng nasabing barangay na si Ricardo Cortez na kabilang umano sa narco list. Itong anak niya ay nagagamit para magbenta ng droga. But the father is in the narco politician list, which is a high value target. Nakuusap namin sa telepono ang nakatatandang Cortez at itinanggi niyang sangkot siya sa droga. Itinanggi rin ng kanyang anak ang bintang na nagtutulak siya, bagamat aminadong gumagamit ng droga. Ano yun, panggamit lang?
Sa ano to, sarili mo or kasama na rin po si Kapitan dito? Wala nga pong alam tatay ko rito eh. Nakuha sa raid ang mga sachet ng shabu na nasa 50 gramo at may street value na 340,000, drug paraphernalia, shotgun at mga bala. Hindi naman panggamit yan. Talagang pambenta yan, di ba? Saan siya nagbabaksak? Dito lang ba? Dito sa barangay na ito and mga karatig lugar. Ayon sa NCRPO, posibleng konektado ang suspect sa mga grupo na sangkot ng mga insidente ng pamamaril sa lungsod. Itong shotgun, sir, para saan po yan? So, nakuha ko nga lang po yan eh. Ayon naman sa PDEA, patuloy nilang tinututukan ang ilang barangay official at ilang kaanak nila na sangkot sa droga. Meron tayong tinututukan dyan, especially yung mga sa mga barangay level, kung saan mismo yung mga barangay leaders ay nai-involve. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras. Isang nagpakilalang direktor ng TV ang nalambat sa isang operasyon sa Laguna. Inireklamo siya matapos perahan naman niya ang mga kinukuha niyang talent na pinangakuan daw niyang bibida sa komersyal. Nakatutok si Anil Samangin. Pagdating ng inirereklamong TV director sa kanyang opisina sa San Pablo, Laguna. Mamaya, pagka i-go-go signal ko kayo pagka ano. Agad niyang kinausap ang complainant para kunin ang 10,000 pisong bayad kapalit daw ng paglabas sa TV commercial ng kanyang anak. Nang kunin na ng suspect ang pera at sinilid sa kanyang bulsa. Go. Dito na gumalaw ang mga pulis. Sumo! Sumo! Di mo buksan! Paano to? At mabilis na dinakip ang inirereklamong direktor. Daba! 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 Ano ang problema? Daba! 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 Kinilalang suspect na si Jimmy Bernal, inaresto rin ang isa sa kanyang tauhan. Ayon sa mga complainant, nag-iikot sa ilang paaralan ang inirereklamong direktor. Inalok daw sila na gagawing commercial model ang kanilang mga anak. 675,000 pesos daw ang talent fee. Pero bago i-shoot ang commercial, kailangan munang magbayad ng 10% o higit 60,000 piso ang mga magulang ng bata na kanya raw komisyon. Parang napaka-ad or napaka hindi karaniwan na mag-offer ka ng isang trabaho sa isang tao na ikaw pa ang hihingi ng kapalit. Instead na bibigyan ka ng compensation para dun sa trabaho or just sa services na inoffer mo sa kanila, ikaw pa ang sisingilin. Good news daw po, anak ko daw po yung nakuhang bida. Sabi po sa akin, pangako po sa akin, ako daw po yung bida sa commercial. Tiwala po kami na napapanood naman po ang anak namin sa TV. Hindi naman po namin alam na hindi po totoo yung commercial na sinasabi niya. Eh, bandang huli, ano nga ako nangyari pala? Ay, di wala po. Okay. Pinangakuan na lang po ulit niya. Sabi, update, pero wala naman po. Ano, anak, ang ginawa sa iyo ni Direk? Pinasayaw po. Anong sinabi niya sa'yo? Magiging bida ka ba? Anong sabi niya? Magiging bida po. Pero bandang huli, wala rin nangyari. Tingin ng pulis, marami pang nabiktima ang suspect. Nangako siya ng specific na trabaho with a specific compensation na hindi naman niya naibigay. Depensa naman ng suspect, legitimo raw ang paghingi niya ng pera. Yung pera daw ho, nasan? Yung binigay sa inyo? Ano pong pera po? Yung advance payment na 10%. Ay, worth siya po ang binabayaran sa amin, sir. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Na-ospital ang nagpakilalang Bicoy na si Peter Advincula isang araw matapos siyang mag-iba ng tono kaugnay sa mga personalidad na iniuugnay niya sa droga. Tumaas daw kasi ang presyon ni Advincula, nakatutok si Cedric Castillo. Matapos ang mga revelasyon kahapon sa isang press conference sa Camp Crame, isinugo di umano ngayong umaga sa ospital si Peter Jomel Advincula alias Bicoy dahil sa alta presyon. Nag-shoot up yung BP niya na 130 over 90. At parang sinabi niya, nahihilo daw siya. So, pina-hospital muna namin siya. So, probably kailangan niya magpahinga. Sir, sa hospital? Hospital dito sa Crame. Nananatili sa kustudiya ng PNP si Bicoy. May kinakaharap pa raw kasi siyang 5 counts ng hindi pagdalo sa hearing ng estafa case na katumbas ng 1,000 pisong piyansa bawat isa. Nauna nang nagpiyansa si Bicoy para sa 3 counts ng estafa kahapon.
So hindi pa siya pwedeng i-release dahil hindi pa siya nakabail doon sa 5 counts of estapa niya. Kapag nakumpleto naman niya ang piyansa, nilinaw ng pulisya na hindi nila kukupkupin si Bicoy. Depende sa kanya, he's a free man. Wala kaming rason para i-hold siya dito. No, meron na release order sa kanya by the court, we will release him. Wala po kaming policy na gano'n na pwede namin kupkupin yung isang tao dito sa loob ng kamo. Iginagalang naman daw ng PNP ang pahayag ni Senator Ping Lacson na ill-advised o hindi tama ang di umano'y agarang paghaharap ng PNP kay Bicoy sa media. Kung si Lacson na dating PNP chief daw ang ahawak sa sitwasyon, maglalaan muna raw siya ng pagod at oras para suriin ang mga alegasyon ni Bicoy at kung dapat ba itong pag-aksayahan ng oras ng publiko. We don't expect everybody to appreciate or probably na sumang-ayon dun sa ginagawa namin. Dinipensahan naman ni dating PNP chief at ngayon Senator-elect Bato de la Rosa ang mista niyang si General Albayalde. If ako pa rin ang chief PNP during that time, I will do the same yung ginawa ni General Albayalde. Kapag pinigilan ng PNP yun, hindi pinasalita doon sa Priscon, sabihin naman ng media na may tinatago ang PNP. Bukas din daw ang incoming senator sakaling paimbestigahan sa Senado sa susunod na Kongreso ang bumaligtad ngayong alegasyon ni Alias Bicoy. Lalo-lalo na pag mag-snowball yung clamor ng publiko na talaga ma-establish yung katotohanan behind the story of Bicoy para once and for all, mabigyan ng opportunity yung mga akusado na i-clear yung pangalan nila. Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Nagiging tapunan na nga ba ng mga imported na basura ang Pilipinas? Yan ang tanong ng ilan matapos ang sunod-sunod na pagkakadiskubre na sa ating bansa itinatambak ang basura ng ibang bansa. Kung tutuusin po ay may nilagdaan namang kasunduan ng Pilipinas laban dyan at meron pang binuong kautusan ng ating gobyerno laban sa pag-import ng basura. E nasaan ba ang problema? Nakatutok si Mab Gonzales. Pinoproblema ng Pilipinas ang sarili nitong basura. Heto at dumadagdag pa ang mga basura galing sa ibang bansa, mula sa Canada, Australia, Hong Kong at South Korea. Nagiging tapunan na ba ng basura ang Pilipinas? Signatory ang Pilipinas sa Basel Convention, isang international treaty na naglalayong bawasan ang paglilipat ng mga hazardous waste sa ibang bansa. Proteksyon dapat sa developing countries gaya ng Pilipinas na gamiting tapunan ng mga developed at mayayamang bansa. Actually, this is a regional problem in Southeast Asia na tumaas talaga yung pagdating ng mga foreign waste o mga basurang galing sa mas mayayamang bansa mula noong isinara ng China ang kanilang pinto sa pagtanggap ng mga basura from other countries. Tumindi ang problema noong isang taon. Sa matagal na panahon kasi, isa ang China sa pinakamalaking importer ng basura ng mundo, kanilang ginagamit sa recycling. Pero naghigpit na ang China at nagsabing hindi na sila magsisilbing basurahan ng mundo. Kaya ang mga developed na bansa tumingin sa ibang mapagdadalhan ng basura, kabilang ang Southeast Asian countries. Lagi tayo naluloko eh. Mas mahirap man tanggapin at masakit man tanggapin, lagi tayo nalulusutan. Una, dineclared niya na ito ay for recycling. Pangalawa, dahil yung category na pinili niya ay mababang klase, so mababang tax din yung ibabayad niya sa Pilipinas. So walang panalo dahil at the end, pag nawala na yung consignee, tayo yung merong responsibilidad. Sinusuportahan ng Equist Coalition yung nauna niyang pahayag na iban na ang pag-import ng waste dito sa Pilipinas. Sa Administrative Order 2013-22 ng Department of Environment and Natural Resources, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-import ng hazardous waste. Ang problema, ang multa sa mga lalabag, nasa 50,000 pesos lamang. Ito ang dahilan sa tingin ng DENR kung bakit may mga nangangahas na mag-import ng basura. Mabilis kasi nilang silawin, no? Yung mga citizens ng developing countries when it comes dito sa basura, offera nila na medyo malaking pera. At syempre, kung ma-penalize man yung mag-i-import, maliit lang naman ang kanyang babayaran. Kung kaya't yun yung nakikita nating dahilan, kung kaya't may sumusugal.
Ayon pa sa environmental group The Greenpeace, may loophole ang administrative order. Pinapayagan kasi ang importasyon ng recyclable materials na may hazardous substances basta't aprubado ng DENR secretary. Pero giit ng DENR, mayroong mga basura na recyclable. Ang mga lumang plastic appliances galing Hong Kong halimbawa, hindi raw maituturing na basura dahil recyclable ito. Kinukuha ang bakal, ginto at copper na nakalagay sa electronics. Kapag naproseso, in-export din daw ito. Hindi ho maaaring ganong ura-ura dahil ganon ang gawin natin dahil in the first place, may kinukonsidera pa rin po tayo doon po sa usaping ekonomiya o kabuhayan ng mga umaasa po sa hanap buhay na ito. Malaking question mark pa rin kung paano talaga yung ginagawa nilang processing dito sa mga imported na basura. And yun din yung tanong ko, if we can import waste for recycling, why are we not recycling or why are we not processing our own waste? Comes to a time na meron na pong magandang hanap buhay para dito sa ating mga kapatid, abay, darating din po ang panahon na titigil din po yung mga ganyang klase ng hanap buhay dito sa atin. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, thunderstorm season na tayo. E paano nga ba nabubuo ang isang thunderstorm? Tatlong bagay ang kailangan para mabuo ito. Una, mainit na sikat ang araw. Pangalawa, maraming moisture sa paligid. At pangatlo, pinakamahalaga, ay yung pag-angat ng hangin. Kapag matindi ang sikat ng araw mula umaga hanggang tanghali, yan, pinapaangat niyan mga kapuso yung hangin na nasa ibabaw ng lupa. At pagkatapos niyan, sasabayan niya ng moisture na nasa paligid ang pagtaas ng hangin at dyan nakakaroon ng condensation. At kapag nagsama na yung moisture at hangin, eh nabubuo na po yung ulap na nagiging thunderstorm clouds na may kasama ng matitinding kulog at kidlat. Gaya ng naranasan sa ilang lugar sa bansa nitong mga nakaraang araw. At kahapon, may tatlong nasawi matapos makidlatan sa magkakahiwalay na lugar sa gitna ng thunderstorm. Ano nga ba ang dapat gawin para hindi tamaan ang kidlat? Nakatutok si Rida Reyes. Dahil sa hirap ng buhay, sa isang folding bed lang nakalagak ang kinumutang labi ng 28 anyos na si Marvin Lanon. Bantay ang inulila niyang asawa at kanilang tatlong maliliit pang mga anak. Nasawi si Marvin matapos makidlatan sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Barangay Santa Lucia, Nabwa, Camarines Sur kahapon. Makikiani lang sana ng palay noon si Marvin pero bumuhos ang ulan kaya sumilong muna siya sa maliit na kubong ito. Inalok naman magsiro. Inalok ko siyang sumilong papasok sa bahay pero ayaw niya. Sinabihan ko pa nga siyang pumasok kasi malakas ang ulan at baka mabasad ka dyan. Pero hindi siya nakinig at bumalik siya sa kubo. Nanatili siya doon sa may ano na yon, may doyan na yon, sa may ano na yan, bahay kubo na yan. Tapos pagkidlat ng malakas, tinamaan siya. Hindi na raw gumagalaw at humihinga ang biktima ng puntahan ng kasama. Sa bayan ng Kanaman, nakidlatan din ang walong lalaki sa kasagsagan ng malakas na ulan. Gumagawa raw noon ang bahay sa tabi ng palayan ang mga biktima. Namatay ang isa sa kanila na si Raymond Pesimo. Narinig ko, umiiyak na, sumisigaw na, tulungan niyo naman kami, tulungan niyo kami. Tapos yun na, lumabas ako, nakita ko sila dyan talaga nakabulagtak. Mangingisda naman ang nakidlatan habang nasa laot sa Leyte. Umaabot sa 100 million volts ang lakas ng kuryenteng dala ng direct hit ng kidlat. Sobra-sobra kaysa sa kuryenteng kayang tanggapin ng katawan ng tao. At kahit para makaligtas sa lightning strike, posible rin ang pinsala sa katawan. Para sa na-stroke, para ka na-paralisa, pwede masunog yung ilang isang part ng katawan mo. Pag pumasok sa katawan natin yung electric current, maghahanap din ang butasin. No? So any part of your body can explode somehow. Sabi ng PAGASA, asahan na ang mas madalas pang thunderstorms o pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat habang hindi patuluyang idinedeklara ang panahon ng tag-ulan. Ayon sa PAGASA, kadalasang tinatamaan ng kidlat ang pinakamataas na bagay o istruktura sa isang open field. Puntirya rin ito ang lugar na may tubig o mga puno na may dalang moisture na pwedeng gapangan ng kuryente. Ilan sa mga senyales ng posibilidad ng pagkidlat ay ang pagdilim ng ulap, malakas na hangin at pagkulog. Sa mga pagkakataong ito, mahalagang makahanap agad ng masisilungan. Pero sakaling abutan ng kidlat sa isang open field,
pinakamabisang paraan daw ang tinatawag na crouch position. Kailangan po, of course, magkadikit po yung dalawang sakong para kung may kuryente pong dumaloy sa atin ay sa pareho pong paa, diretso po sa lupa. Hahawak po tayo sa tenga. Ang purpose nito para pag dahil basa naman tayo, kung meron pong kuryente na dumaloy ay dito lang po sa panglabas, hindi po dadaloy po sa loob ng katawan. Rida Reyes, Nakatutok, 24 oras. Punchbowl segmented or tiered. Alam niyo bang mga uri pala yan ng waterfalls? Marami niyan sa Pilipinas na pwedeng pasyalan at may bonus pang ibang adventures na susubok sa inyong kakayahan. Tara nang mag-chasing waterfalls kasama ang aking hubby na si Drew Arellano. Kayo ba ay pa-fall tulad ko? I mean, mahilig tumalon at lumangoy sa mga talon o waterfalls? Sama kayo sa biyay ko sa nakabibigahaning talon. Kung kayo ay magawi sa Badyan sa Cebu, huwag palagpasin ang pagbisita sa Kawasan Falls. Karaniwan dito nagtatapos ang canyoneering trail sa Kawasan, pero maaari naman dumiretso sa talon na to dahil may resort na ito sa tabi. Punchbowl ang tawag sa ganitong klase ng waterfall dahil may malalim na parte sa harap nito na tila sumasalo sa tubig. At dahil dyan, mas madaling mag-swimming. Sikat din ang talon na to dahil sa kanyang crystal blue water na malinaw hanggang ilalim. Gusto niyo ng konting aksyon? E di sa mga Binay Negros Oriental tayo pumunta. Dadaan sa Talahiban, kakapit sa lubid pababa, at konting lakad, ito na ang talon na ating hinahanap. Ta-da! Ang segmented o hatting waterfalls na to ay may tila pool sa ilalim kung saan panandali ang naiipon ang tubig bago umagos papunta sa ilog sa baba. At para feeling action star kayo, maaaring mag-rappel pababa sa mas malaking falls. Huwag kalimutang magpa-picture sa mga kasama para may yabang post kayo. Hashtag Adventure Goals. Kung gusto niyo namang mas matinding challenge, sama na kayo sa ating next waterfall. Isang oras na 4x4 ride. Isang oras na lakad paakyat ng bundok na may mababatong parte at may kasamang tawid pa ng ilog. Kaya pa? Kaya! Di bale, matapos ang inyong paghihirap, ito ang sarap na inyong hinahanap. Tiered naman ang uri ng waterfalls na to dahil may dalawang talon na magkahanay na kapag malayo ay mukhang iisa lang. Ano pa inihintay natin? Talon na! Ligo na! Tampisaw na! You deserve it! Go! Mataas, mahaba, mababa, madami, o kahit iisa lang, basta malakas ang agos ng tubig. I'm sure kayo ay mapapatalon. Mag-iingat lang sa pag-fall, ha? Ako si Drew Arellano, tumatalon para sa 24 oras. Pinanata ni Pangulong Duterte ang kritiko niya ang si Senador Antonio Trillanes IV. Yan ay matapos bumaliktad ang nagpakilalang si Bicoy na si Peter Jomel Advincula sa nauna nitong pahayag na nag-uugnay sa pamilya Duterte sa droga. Ang sabi kasi ni Advincula, pakanaraw ni Trillanes ang paggawa at pagpapakalat ng ang totoo narcolist video noong Abril. Ganon ka, ulang hiya ka na, pati pamilya at mga bata isalin. Ginagamit na yung pag-apimayari niya. Loko-loko ka, gastos ka ng tao. Hindi sa akin, buong bayan. Huwag kang magsalita ng ganon. Libre ka. You got your education from the pocket of the people. Binaboy mo ang Senado. And you use that power to run after people. At ikaw ngayon, di alam ng mga sundalo, di alam, karami mong kutse, tapos karami mong properties na nakalista sa ibang tao. Walang hiya ka, hindi ka lalaki. Kasi sino magtanong? Sagot naman ni Senador Trillanes, hindi pangaraw nakakabawi ang Pangulo sa inimbentong offshore accounts umano ng Senador at maging doon sa mga bintang laban sa kanyang ina. May bago na naman daw akusasyon ang Pangulo. At ngayon naman daw ay si Bicoy ang ginawa niyang source.
Isa sa pinakasikat at pinakabatang rapper ngayon sa bansa, si Shanty Dope o Sean Patrick Ramos, ang 18-year-old rapper na sumikat sa mga kantang Morin at Nadarang. Nadarang na naman sa iyong apoy. At nakilala sa kanyang mga mapangahas na lyrics, ngayon nadadarang sa kontrobersya. Dahil yan sa kanyang bagong single na Amats. Nabahala si PIDEA Director General Aaron Aquino nang makapanood ng pagtatanghal ni Shanty Dope kasama ang kanyang mga anak. Papa, ano ibig sabihin ng Amats? How would I explain to my child kung ano ibig sabihin ng Amats? Ito ang nagtulak sa PIDEA na hilingin sa MTRCB at Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit o OPM na ipatigil ang promosyon at pagpapatugtog ng kanta at music video nito sa buong bansa. Partikular na tinukoy ng PIDEA ang chorus na ayon sa PIDEA ay pangikayat sa paggamit ng marijuana. Makikita mo naman doon na talagang meron siyang gustong paratingin sa mga kabataan o sa mga ordinaryong Pilipino na tungkol sa paggamit ng marijuana. Sagot ng management ni Shanty Dope, dapat pakinggan ng PIDEA ang kanta sa kabuuan nito at hindi lang tumingin sa iilang linya. Tinatalakay pangaraw ng Amats ang masasamang epekto ng droga at may mga bahaging tinutukoy ang karahasan at panganib na kaakibat nito. Ang MTRCB na isbalansin ang interes ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan at ang karapatan sa malayang pamamahayag. Ipapatawag ng MTRCB ang affected parties para dinggin ang kanilang mga posisyon sa issue. Ang OPM naman, di man daw nagpapromote ng paggamit ng ilegal na droga. Hindi rin daw magdidikta kung paano ihahayag ng kanilang mga miyembro ang kanilang sining. Ayon sa PIDEA, ang paulit-ulit daw at direktang mensahe ng kanta ni Shanty Dope ay nakakahadlang sa kanilang kampanya laban sa droga. Pero nakakaapekto ba talaga ang mensahe ng isang kanta sa mga nakikinig nito? So hindi mo pwedeng gawing absolute ang interpretation ng isang kanta sapagkat ang isang kanta pwedeng magkaroon siya ng iba't ibang appropriation. Pero para sa PIDEA, isang aspeto lang daw ito sa kanilang kampanya laban sa droga. We are addressing the problem on illegal drugs holistically. Huwag nilang sabihin kanta lang yan. Huwag nilang sabihin na bakit hindi yung mga drug lords ang yasikisuhin nyo, hindi yung mga kanta. Hindi ito ang unang beses na pinunterya sa anti-drug campaign ang isang kanta. Noong 1995, naging kontrobersyal din ang bandang Eraserheads nang imungkahi ni Senator Tito Soto ang pagban sa awiting Alapaap na anyay nangihimok sa paggamit ng hallucinogenic drugs. Bagay na mariing itinanggi ng banda. Anilay tungkol sa kalayaan ang kanta at hindi sa droga. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. At ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.